So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano tayo mag-level gamit ang level host na wala tayong kasama, walang helper. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano tayo mag-level gamit ang level host na wala tayong kasama, walang helper. So, ito yung idea na bibigay ko sa inyo. Una, hanap kayo ng ito, 1.5 na buti. Ayan. Tapos, bubutasan nyo lang niya, siya dito, ng marina. Okay, plastic to, plastic. Hindi siya crystal, ha. So, ayan, butasan nyo yung marina. Pagkatapos, ilagay nyo yung level host. Yan. Tapos, lagyan nyo ng kung ano niyang pantapal nyo. Epoxy o bulkasil o ano man dyan. At siguraduhin natin walang tagas ito. Okay, para hindi mabawasan yung tubig. So, ito, nalagyan ko na ng tubig. So, kung makita nyo, ayan, ito na rin yung level ng tubig. Okay, tingnan natin may gawa yan. So, ayan, nakalibel na yung tubig, medyo malabo lang. Pero ayan yung tubig niya. Nakalibel din doon sa 1.5 natin na bote. So, ayan siya. Ayan, nakikita natin yan. Yung level. So, kung mag-level kayo, siguraduhin nyo lang na hindi mababawasan to. Kasi mawawala na yung level pag nabawasan yung tubig. Halimbawa, ito. Ayan. Ayan, nababawasan yung tubig. So, hindi dapat mabawasan yan. Ayan o, yung level niya. Ayan. So, ayan. So, pag bumaba pa siya ng unti dyan, mawala na yung level. Ayan, mahapon yung tubig. Ayan. Ayan, mahapon yung tubig. So, pag nag-level kayo, hindi dapat mababawasan to. So, subukan natin. Ipakita natin sa inyo. So, pwede natin iangat kayo. Iangat mo, hindi yan mababawasan. Pero kung bumaba siya doon, ayan, mababawasan siya. So, ayan. Kaya pag nag-level kayo, hindi dapat ito nababawasan. So, mas maigi, nakaangat siya ng ganyan para hindi siya mabawasan. So, subukan natin mag-level. Teka lang. So, ito. Dito tayo mag-level sa poste. Medyo mahirap eh. Nagbibidyo kasi tayo. Halimbawa, yung ililibel natin is ito, yung may guhit na yan. So, ayan. So, ayan. So, sa nakikita nyo, ayan yung tubig. Ito siya, ayan. Nakikita natin dyan. Teka lang. Yun yung ililibel natin, may guhit na yun. So, ang level natin, isan doon siya. So, ito yung level host. Ayan. So, nasabi ko na hindi dapat siya bubaba dun sa bote para hindi siya mabawasan yung tubig. So, ililibel natin siya. Ayan. Okay. Ito siya. Ito yung tubig. Ayan. Ayan siya. Which is, nakalibel yan doon sa bote natin. So, ang kinukuha natin level is dito sa baba. Okay? So, kunin natin yung level nito doon sa kabila. O, level natin. So, nakuha natin yung bill, level. Ayun, at saka saan doon. So, ang nilevel natin dito. So, ang gagawin natin, susukatin natin yung nakuha nating level papunta rito at ganun gagawin natin doon. So. So, para makuha natin yung level, gamitin siya natin ng metro. Sukatin natin yon mula doon sa nilevel natin sa taas.
So ito yung na-level natin ng lasa. Ayan. So, ayan. Ito, 34.5 yung nakuha natin. So, ayan. 34.5. So, ganun gawin natin dun sa kabila. Wala. So 34.5. So ayan, nakuha na natin yung level na ayan, nakuha na natin yung level. Ito kasi yung level natin eh. Kukunin natin yung level. Ayan, nakuha na natin yung level. Bali, ayan. 34.5. Ayan. So, ganun din sa kabila. 34.5. So, ayan. 34.5. Tapos yung level niya sa ilalim. Ayan, 34.5. Ayan, may guhit na. So, ito. Ayan yung pinaka-level niya. So, madali lang. Kuha ng level. Gamit nito. So, ganyan lang yung idea. Pakuhaan nyo lang yan. Isabit nyo. Tapos, siguraduhin nyo lang. Hindi umapaw yung hose mula rito. Pag nag-level kayo. So, ganun lang. So, ayan, nakita nyo. Isang napakagandang idea na i-share ko sa inyo. Na pwede kayo pala mag-level ng area ng bahay mo kahit ikaw lang mag-isa gamit yung levelos. So naisip ko lang din yan kasi madalas ako nag-iisa magtrabaho dito sa construction na to, sa pagtatayo ng sarili namin bahay at kuli ponti-unti ito. Kaya naisip ko, paano kaya ako mag-level ng area ng bahay namin na wala akong kasama at gamit pa yung levelos. So naisip ko yung ganyang idea. So, kung magta-tiles kayo, yan, lalo na kayo mag-isa mag-tiles. Yan, napakaganda yan. Para malibil nyo yung tiles nyo, pa-libot ng bahay nyo, area ng bahay mo, yan, gagamitin nyo. So, kunin nyo lang yung level, paikot. Tapos, kung gaano kapal na tiles ang ita-tiles nyo, kung gaano malalim, malalim o kakapal, sukatan nyo lang ng metro mula doon sa nilibil nyo paikot. Yan. Mayroon pang isang idea dyan na ganun din. Ang gagawin nyo naman, yung timba naman siya. Maliit na timba, bubutasan nyo sa gilid. Sa pinakababa sa gilid. Hindi sa pinakabuto mismo sa ilalim, ha, sa gilid. Tapos, marinahan nyo, ilalagay nyo yung libelos, lagyan nyo ng sealant para hindi siya tumagas yung tubig. Kasi kung may tagas yan, mawawala yung level niya habang nag-level ka pa ikot ng bahay mo. So, hindi accurate yun pag ganun. Kaya siguraduhin nyo na walang tagas. At habang nag-level kayo, siguraduhin nyo rin na hindi nababawasan yung tubig nyo. Halimbawa, bumaba doon sa level, siyempre itatagas yung tubig sa dulo ng levelos, nababawasan. So, yun lang yung tandaan nyo pag gumamit kayo ng ganung idea. So, kung nagustuhan nyo at may natutuhan kayo dito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-like nyo rin yung video natin. Yan. At maganda kung mag-subscribe kayo kasi updated kayo pag nag-share ako ng panibago kong idea, kaalaman sa inyo. Lalo na yung ang ginagawa ko rito ay ponti-unti pagtatayo, pag-DIY ng sarili ng bahay. So, pinakamatipid to. Sakaling kung kayo na magpagawa ng bahay nyo, yan, imamanage nyo, dapat marami kang idea.
matipid kasi kung kayo na mag-manage kaysa sa dumaan pa kayo sa contractor, di ba? Kasi yan, marami kayong ideyang alam, pwede lang kayo kumuha ng mga tauhan sa paggawa ng bahay nyo. Okay, so sana nakadagdag ng kaalaman to sa inyo yung idea na binigay ko.